with all the glory, with all the honor, with all the praise. It makes me wanna shout. Praise God. Sino po rito? Marami na pong nire-remind ng Panginoon from the very first session ng umaga hanggang ngayong gabi. Makikita po natin na once na nagsimula kang makipag-ugnayan at relationship kay Lord, when you choose to pursue Him, meron po siyang ituturo sa'yo na kailangan nating maintindihan at maunawaan so that we can cooperate how the kingdom of God mag-operate sa ating pong buhay. Hindi lamang po tayo naligtas. Nag-expect po si Lord na ma-represent natin siya well sa mundong ito. Sabi mo sa iyong katabi, represent Jesus well in this world. Si Paul, ang sabi niya, you are what? Ambassador. Pag sinabing ambassador, meron kang nire-represent na country. Correct? At yung ambassador na yon, lahat ng resources ng nire-represent niyang country, naka-back up sa kanya. At ang isang sign,
bago mag-declare ng gera sa isang nation, pauuwiin muna lahat ng ambassador. Bago mag-declare ng gera yung nation na nire-represent niya, uuwi muna yun. Limbawa, ambassador ako ng Pilipinas sa US. Bago ako makipag-gera sa US, uuwi muna ako sa Pilipinas. Saka mag-gera. So, hindi po pwedeng girahin ng Diyos itong mundong ito na nandito pa yung mga ambassador niya. So, that's why the wrath of God, the great tribulation, ang matitira lang talaga roon ay yung 144. Yung Israel. Kasi ito po yung times of the Gentile. Ito yung times of the Gentile. Pag natapos na yung times of the Gentile, babalik na ang galaw ng Panginoon sa Israel. Hanggang sa second coming na po yun. So, ano ang magiging takbo ng church? So, by the mercy of God, tayo na hindi konektado sa covenant ng Panginoon, we were connected because Jesus Christ died for us. So, hindi tayo pwede magmalaki sa Israel kasi olibong ligaw lang tayo. We are only engrafted. So, engrafted ka na nga, matigas pa ulo mo, wala na talaga magagawa si Lord. Correct? So, ibig sabihin, yung mercy ng Panginoon na-extend lang sa atin dahil tumigas yung ulo ng Israel. Pero kung hindi matigas ang ulo ng Israel, ha, sa katigasan ng ulo ng Israel, na-save tayo. Eh, paano kung sumunod talaga sila, ano mangyayari sa atin? Mas matindi. Mas matindi yung glory na mararanasan natin kung sumunod ng Israel. Eh, kaso tumigas ang ulo. Anong ginawa nila kay Joseph? Nireject nila si Joseph. Pero nung nagkaroon ng tagutom, lumuhod sila dun sa nireject nila. So, si Joseph, yung kwento ni Joseph ay kwento ni Lord. Nireject si Jesus ng mga Israelite. Pero darating si Lord ng merong power katulad ni Joseph at sasabihin niya, ako yung nireject niya. Ako yung kapatid niya. Sa second coming mangyayari yun. Pero ngayon, yung panahon natin, this is the time of the Gentile. Ang warning ng Panginoon sa atin at this point of time, palakasin natin ang ating pananampalataya, i-maintain natin at i-progress ang pag-ibig natin kay Lord at bantayan po natin yung apoy na nasa atin. Sabi mo siya katabi, bantayan mo yung apoy mo. Kasi isang sign, makinig kayo, isa sa sign na malapit na dumating ang Panginoon is that there will be great falling away from faith. Apostasy. Ibig sabihin noon, magkakaroon ng mga panlalamig at changes, shakening sa mga churches. At napaka-importante na alam mo ang iyong katatayuan at ang iyong spiritual na position kay Lord. Kanina umaga, sabi natin, huwag kang umangkas sa faith ng iba. Kailangan yung faith mo ngayon ay dapat ma-develop mo until that faith, your confidence, your trust in God is able to produce for you. Dahil pagka hindi yan nagpo-produce sa'yo at hindi ka na-stable sa faith mo kay Lord, marami kang sasandalan sa mundong ito na mayayanig. Sabi ng Panginoon, everything in this world will pass away. But my word will never pass away. Amen. Di ba napansin from the Old Testament, sila Elijah, sila Elisha? Bakit halos ang buhay nila nasa wilderness na lang? Parang hindi sila nakikihalubilo sa isang civilian life? You know what? Minaster nila yung pakikinig ng boses ng Panginoon. Minaster nila yung faith level ability. Kaya walang hari na pwede magmalaki sa kanila. Bakit? Kaya nilang isara yung langit, magkaroon ng tagutom. Magkaroon ng pamin. Binuksan uli yun. Noong nag-pray ng 7 beses sa bundok, binuksan uli. Sabi niya, I hear the sound of the abundant. Dumating yung ulat. Ganon po sila mag-operate. Hindi ho sila yung parabang nagmamakaawa sa tao, merong aura ng kahirapan. Hindi ho sila ganun. Talagang nire-represent nila si Lord.
Kilala niyo si Naaman? Nagpunta kay Elisha? Di ba? Hindi man sila nakita ng mukhaan. Katulong lang yung pinalabas. Ipinautos pa. Sabi mo sa kanya, lumoblob siya ng 7 times sa River Jordan. Gagaling siya sa kanyang ketong. Ba na-offend? Kasi hindi niya nakita si Elijah. Katulong lang. Sabi niya, uwi na tayo. Bakit? Di man lang ako minit itong taong ito. Kasi pakiramdam niya, kung kapitan siya, kung medal na siyang pera, eh, importante siya. Hindi nga siya, inisnab siya ni Elijah. Bakit iniisnab ng mga propeta yung mga kahit maraming pera? Bakit iniisnab? Then mas mayaman sila kaysa Ruth. Yung yaman nila, galing sa hindi nakikita, pag nagsalita sila, may nangyayari. At yun yung gustong mangyari sa atin ng Panginoon sa ating panahon. Para walang magmalaki sa'yo. Dari mo, sa panahon nila, mga hari pumipila, nag-i-inquire kung mananalo sila sa gera o hindi. Sa panahon natin, mga pastor, pumipila kay Mayor. Bakit? Ano meron si Mayor? Ano meron yung mga politiko na yan? Bakit tayo pumipila dyan? Hindi mo siya katabay. Di ba nakakainis? Parang bumababa yung mga rango natin na nagre-represent tayo ng kingdom. Hindi nariyayanig yung kingdom. Hindi naghihirap yung kingdom. Pero pag nagre-represent ka, parang hirap-hirap ng kingdom na nare-represent mo. Sabi mo sa'yo katabi, ayusin natin yung mga pag-iisip natin. May mali. Kasi, hindi natin, makinig mo kayo, hindi natin pinagtiyagaan na immature yung level nung pananampalataya na sinasabi natin that the just shall live by faith. Hindi sinabing, the just shall struggle in life. No, the just shall live. Mabubuhay ka ng iyong pananampalataya. Eh, paano kung naiwan ka rito? Pumasok ka sa tribulation? Paano matinding kahirapan yun? Anong gagawin mo? Hello? There was a chapter sa buhay ni Peter. Marinig ko kayo. There was a chapter sa buhay ni Peter na sinabi ni Lord sa kanya na ihihiwalay siya ni Satanas sa relationship sa kanya. Nasabi niya, lahat kayo susubukin ni Satanas. Iiwan ninyo ako. Hello? Nangyari po ba yun? Nangyari. Winarningan. Sabi ni Peter, Lord, kasama ako siya hanggang kamatayan. Talaga? Ano siya eh? Ang bilis niya magsalita ng tapos eh. Talaga, Peter? Oo, over my dead body. Galing, ano? Sabi ni Lord, tatatwa mo ko, bago tumilaok yung manok, 3 times mo kong i-disown na hindi mo ko kilala. Pagkatapos nun, nasa Getsemani na sila. Sa Getsemani, piniprepare na sila para makapasok sa isang season, handa dapat sila. At paano yung preparation na ginawa ni Lord? Prayer. Nag-intensify yung kanyang prayer na hindi normal niyang ginagawa. Yung prayer niya ay nagresulta ng pagpapawis ng dugo. 3 beses nag-pray, maratnan niya yung kanyang mga disciples, sabi niya, pray with me at least for 1 hour. Anong ginawa? Nag-pray na tulog. Ilang beses? 3. So doon pa lang, hindi na nakapasa sa preparation. Sila Peter. Hello? Kaya nung dumating na yung mga hukbo para hulihin si Jesus, biglang naduwag, natakot. Diri mong hinahanap sa Getsemani. Where is Jesus Christ of Nazareth? Brimon, tumakbo sila Peter. Hindi naman sila yung ano, hindi naman sila hinahanap. Hindi naman sila, where's Peter?
Si Jesus yung hinahanap, sila yung natakot. Bakit? Yun yung resulta na hindi ka handa na harapin yung multitude, yung challenges, dahil hindi ka na ihanda sa prayer. Hindi na stable yung intensity ng iyong spirito. Instead na sila ay sumabay at mag-participate during that time sa intensity ng breakthrough sa Gethsemane, ang nabuhusan lang ng lakas na dumating yung anghel, si Lord, yung tatlo hindi. Bakit? Hindi sila nag-pray. Minsan, bakit hirap makaunawa, makatanggap ng revelation yung mga tao na umaattend sa Sunday service o sa ganitong klaseng gathering? Hindi lahat pare-parehas ang natatanggap. Hindi ganun ka-clear yung kanilang natatanggap doon sa message. Alam niyo kung bakit? Kasi sa worship pa lang, ganyan lang. Hindi nakasynchronize yung kanilang spirit doon sa frequency. Kaya kapag nagsasalita na, walang participation doon sa loob. Dahil may iba-ibang motibo yung mga taong umaattend sa ganito. Yung iba ang motibo para meron lang ma-preach papunta sa local church niya, pero hindi sa kingdom. Hindi para ma-transform ang kanilang buhay. Para ma-please pa nila si Lord sa next realm, sa next level. Sabi mo sa iyong katabi, sana tama motibo mo na bakit ka nandito. Hello? Bakit? Kasi gusto natin na mag-level up how to express more of the invisible Christ in this body. Nung binigyan ng katawan si Jesus, sabi niya, I express the invisible Father. Jesus is the radiant and the expression of the invisible God, according to the book of Hebrews. Amen. So, ibig sabihin, habang lumalalim tayo kay Lord sa ating relationship sa Kanya, hindi lang nagiging stable ang spiritual routine mo, hindi lang nagkakaroon ng muscle ang iyong spiritual life, kundi unti-unti kang nagkakaroon ng stability sa iyong faith kay Lord, at yung faith mo ay nagpo-produce para sa iyo. Kapag ang faith mo ay hindi nag-produce para sa iyo, sasandal ka doon sa nakikita, dahil hindi mo na-establish na sumandal sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. That's the reason why all the prophets nung panahon nila, Elijah, Elisha, halos wala silang dala. Pero pag nagsalita sila, kaya nilang magpababa ng apoy. Amen. Ultimo buto ni Elisha, buto na yun ha. Nahulog yung patay, gumulong sa bukas na nicho. Butas kasi yung nicho niya. Buto-buto na yun. Dumikit yung patay doon sa buto ni Elijah. Nabuhay. Yun yung pang-16 na miracle na ginawa niya. Buto-buto na lang siya, gumagawa pa ng miracle. Kama nakita lang ganun lang siyang ministry. Patay na siya. Nag-ministry, bumuhay pa ng patay. Ikaw may katawan. Hindi ka nakabuhay ng patay. Siya buto na bumubuhay pa ng patay. Ang lupit, di ba? Ang tanong, paano nagkaganon siya? Paano siya nagkaganon? Kasi umabot hanggang buto yung anointing niya. Amen. Dahil sa kanyang communion at intimacy sa Panginoon. Na nakung saan, hindi niya iniwan yung kanyang source, which is God. Yung katulad na sinasabi ni Pastor Noy, na there are two sins ng Israel sa akin. Iniwan nila ako as a source of life. At gumawa ng kanilang sariling balon na hindi naman nakakapag-hold ng water. Ibig sabihin, sumandal sila sa kanilang sariling galing. Hindi ko dapat galing. Kaya nung dumating doon sa chapter na malapit na si Lord sa destiny niya as a savior, aatakihin na siya ng matindi. Yun na yung sinasabing, this is their time.
Parati niya sinasabi, it's not yet my time. Papatayin siya sa bato, it's not yet my time. Di ba? Parati niya sinasabi, it's not yet my time. Pero nung nandun na sa Gethsemane, gising, sabi niya, it's time. Ito na yung time na gustong-gusto ng Diablo na ako ay bugbugin para magkasala. Pero lumabas lahat ng dugo ni Lord, sinaksak sa kaligiran, pinako, nilagyan ng corona, hinagupit. Anong nangyari? Hindi siya nagkasala. Yun yung gustong-gustong chapter na yun. Dahil alam ni Satan yung Isaiah 53, nabubugbugin siya. Ito na yun. Magkakasala na siya, skin to skin na. Laman sa laman na, dugo sa dugo, ito na yun. Ready na yung panghataw ni Satanas. Kakasala ka na. Hindi pa ba magkakasala? Magmura ka. Ma-open ka. Sige. Sige, magtanig ng sama ng loob hanggang sa napagod si Satanas. Ayaw pa rin magkasala nito. Pako natin. Pako natin. Pinako. Sabi ni Satanas sa baba, pagod ka na, di ba? Bumaba ka na dyan sa krus. Baba ka na. Bumaba ka na dyan sa krus. Di ba pagod ka na sa pagpapastor? Baba ka na sa pagpapastor mo. Baka na. Di ba dugo ka na? Wala ka ng pera, di ba? Dami mong kinonektang mga Koreano at mga Amerikano, di ba? Baba ka na dyan. Magtrabaho ka na lang sa mundo. Baba ka na. Ha? Hello? Hindi mo siya yung katabi. Huwag kang bababa. Dahil pag pinatulan mo yun, ibig sabihin, nawala ka na sa destiny mo. That's right. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa iyo katabi, huwag kang gigiba hanggat hindi ka nakaka-breakthrough. Amen. Hindi gumibab si Lord, hindi bumaba si Lord sa cross. Amen. At nung naka-breakthrough siya, kasama tayong naligtas. Amen. Kaya kapag merong mga saints na nade-develop, nagmamature ng matindi, nagtatagumpay, na-establish yung kanilang faith, maraming tao ang nabubuhay. Maraming tao ang napapalakas. Maraming Kristiyano ang nare-revive. Bakit? Kasi naintindihan nila yung dinidiman ng kingdom sa kanila. Praise God. Sabi mo sa'yo katabi, naintindihan mo ba ang dinidiman ng kingdom sa'yo? Ha? Mauunawaan mo yan na hindi lang salvation ang dinidemand sa'yo, kundi yung faith mo ay manatiling matatag at malakas at nagpo-produce sa'yo. Hello? Nasa last days na po tayo. Katulad ng panahon ni Lord, papasok na siya sa destiny, tayo rin, papasok na rin sa destiny at rapture, pero titirahin yung alin, titirahin yung faith mo. Sabi niya kay Peter, Peter, I saw Satan ask permission to sift you, all of you, like a wheat. But I have prayed for you that your faith will not fail. Specifically, pinag-pray ko na ang pananampalataya mo ay huwag mag-fail. Alam mo kung bakit faith? Bakit pinag-pray ni Lord yung faith? Kasi kapag ka nawala ka sa faith, wala ka na sa spirituality. Amen. Then yung faith lang ang dahilan kung bakit ka nagiging spiritual. Yung faith lang ang dahilan kung bakit naririnig mo yung hindi marinig ng iba. Yung faith lang ang dahilan kung bakit nakikita mo yung hindi nakikita ng iba. It's faith that you allow, that God allows you to see what your eye had not seen, what your ear had not heard, what your mind had not conceived. Only faith can hear that, can see that, can feel that. Kaya doon sa armor, ang isa sa pinaka-importante doon na armor is the shield of faith. Yun muna ang unang tatamaan ng dart bago ikaw. Pag nasunog yun at nawala na yung faith, nawala na yung spirituality mo, vulnerable ka na sa atake na kaaway. Tandaan mo, pag wala na yung shield of faith mo na yun, you cannot please God anymore. It is impossible to please God without faith. Maka-cut off ka ngayon doon sa operation ng spiritual realm. Mahihirapan ka nang mag-pray. Mahihirapan ka na rin mag-worship. Hindi ka na makapasok doon sa spiritual frequency para kang radyo na hindi mo ma-tune in yung tamang istasyon.
Ikot ka ng ikot, hindi naman gumagalaw yung frequency. Hindi gumagalaw. Kasi naputol na yung faith mo. Wala na. Bagamat meron pa rin nagbo-broadcast, hindi ka na maka-tune in doon sa tamang istasyon. Kasi yung faith mo is na shipwreck na. Sabi mo sa yung katabi, alagaan mo ang faith mo. Hello? Intindihan niya? Makinig ko kayo. Sa Book of Revelation chapter 3, faith lang ang ino-honor at faith lang ang currency ng kingdom at faith lang ang measurement ng iyong yaman. Kaya sabi ng Panginoon sa Laodicean Church, gusto mong maging mayaman? Bumili ka sa akin ng ginto na dumaan sa apoy. Ano yung ginto na dumaan sa apoy? Faith. Nasa Book of James. Ganon din naman ang inyong faith na dumadaan sa iba't ibang apoy ng pagsubok. Kaya kung titignan ka ni Lord sa yaman, hindi doon sa dami ng kotse mo. Doon sa sukat ng faith mo. Hello? Kaya hindi mo tayo po pwedeng mag-relax sa ating panahon ngayon. Dahil ang kaaway, araw, tulog ka pa, ang dami na niyang plano ngayon. Kaya pagka hindi mo inuuna si Lord, yari ka. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, dapat i-upgrade mo ang iyong spiritual system. Makinig ko kayo, yung ginagawa na niyong routine a year ago, obsolete na po yun. Itaas ninyo ang inyong spiritual routine. Bakit? Ang sabi ng Panginoon sa Isaiah, the enemy today is coming in like a flood. Sabi niya, when the enemy come in like a flood, the Spirit of the Lord raise up a standard against it. Nagtataas na ng spiritual standard si Lord. Nagdidemand siya ng mas matinding intercession. Nagdidemand siya ng mas matinding sakripisyo on your behalf. Nagdidemand siya ng mas matinding level of strictness sa iyong spirituality and spiritual routine so that you could survive in this generation. Pinopisay sa Isaiah, darating yung time, thick darkness will cover the earth. Di ba niyo napapansin kung gaano na nag-i-increase ang lawlessness? Hello? May tinahin nyo? Gumugulo na ngayon yung doctrine. Tingnan na pansin. Ang pinag-uusapan, mga trending nga, mga pangalan ni Yahweh. Dapat Yeshua, mag-rebuke ka in the name of Yeshua. Bakit hindi ba naiintindihan ni Lord yung na ikaw na may pananampalataya? Eh, nagpalayas nga ako ng maraming demonyo sa pangalan in Jesus' name. Lumayas sila, napalaya sila, matino sila ngayon. Hindi ko naman ginamit yung Yeshua, tapos may darating na pangalan ngayon. Puro Yeshua, puro Yeshua. Bakit hindi ba alam ni Lord na yung Jesus na yun, siya yun? Ha? Sa Book of Revelation, sabi niya, sa mga magtatagumpay, ibibigay ko sa kanya ang aking bagong pangalan. O, paano mo sa aming Yeshua ka, eh may bagong pangalan pa lang parating. Ngayon tayo sa mga doktrina ngayon na ang dami kumakalat. Tinatanggal ka sa faith. Mukhang kay Lord, pero hindi kay Lord. Ano pa yung mukhang kay Lord na hindi naman kay Lord? Paramihan! Mukhang kay Lord, pero hindi kay Lord. Ang dami nila, pero pinag-uusapan, paano yayaman? Pera! Kay Lord ba yun? Pag ikaw, lalakad-lakad ka, ha? Ng, 10 taong lalakad-lakad ka at wala ka pang kotse, sasagasaan ka namin. Bakit ganun ang mga words nila? Masyado nang nagiging arugante. That's right. Nasaan yung Christ-like niya? Hindi mo siya yung katabi, ingatan mo yung faith mo. Bakit? Sinasa last days po tayo, baka mapagod ka sa kakalaban at hindi mo hinanda ang iyong capacity o kapasidad na lumaban. No, meron kang time na dapat mong ihanda, hindi ka naghanda.
Katulad nila Peter, pinaghanda, sinamahan pa ni Lord sa Gethsemane. Tinabi na, mag-pray ka, pinatulog, nag-pray ka, tulog pa rin, nag-pray ka, tulog pa rin, tatlong beses. Attend ka ng equation, tulog pa rin. Ano ibig sabihin ng tulog? Ibig sabihin ng tulog, spiritually sleeping, ibig sabihin, hindi nag-ooperate ng tama ang iyong spiritual life. Hindi ka gising sa prayer, hindi ka gising sa faith, hindi ka gising sa worship, hindi ka gising spiritually. Kaya dumating sa iyo yung spiritual famine. Hello? So I want you to see this picture ngayong pong gabi. Never give up until you what? You break through. Alam mo, pagka naka-breakthrough ka into something, uulit-ulitin mo yan, magiging madali yun para sa'yo. Pero kung wala kang naintindihan, hindi ka naka-breakthrough, habang buhay kang nakalutang sa ere. Hello? Nandiyan mo ba kaya? Alam mo, pag hindi ka naka-breakthrough sa iyong pananampalataya kay Lord, walang tigil ang paghahanap mo ng mga Koreano para mabuhay. Hindi ka titigil ng mga taong hahanapin mo ng mga may pera. O, meron isang pastor doon, kaibigan ko. Alam mo, Brad, nag-pray ako kay Lord. Ano pinaya mo? Nag-pray ako kay Lord na padala niya ako ng Koreano. Ha? Huh? Bira yung faith niya nandiyo sa Koreano. Sinagot naman siya. Binigyan din siya ng Koreano. Hanggang doon ka na nga lang, ng Koreano ka lang. Kasi ang gusto mo lang, mabuhay physically. Makaraos physically. Eh, ang kingdom ng Panginoon, it's not about eating and drinking. Hallelujah. So, paano kang lumago sa kingdom na ang emphasis mo pagkain? Hindi mo siya yung katabi, gumising ka. Kung citizen ka ng kingdom, gumising ka. Dahil lang sa pagkain, na, hindi mo na pinaglingkuran si Lord, nag-resign ka as pastor dahil wala ka ng makain. Hallelujah. The kingdom of God is not of eating and drinking. Amen. It's about righteousness, amen, peace, and joy, amen, in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. So where's the kingdom of God? The kingdom of God is invested in the Holy Spirit. Kaya kung mababaw ka sa Holy Spirit, mababaw ka sa kingdom. Amen. Dahil yung Holy Spirit ang nagtuturo personally sa'yo what is kingdom all about. Amen. And how the kingdom operate. Amen. Hallelujah. Nandiyan mo ba kayo? Amen. Ang hirap kumain kapag nakakain ng kanin. Hirap mag-amen. Sarap matulog eh, di ba? Yung amen mo, utak na lang. Para makasaya yung salita mong amen na energy mo kasi gusto mong ninanamnam mo yung ano, sarap matulog. Hallelujah. Bihin mo sa yung katabi, labanan mo yan. Pag hindi mo alam kung paano labanan yung katawan mo, yung boses ng katawan mo, ha? Kaya ako pagka nag-preach ako, ako na yung schedule, hindi ako nagpapakabusog. Bakit? Mahirap mag-preach pag busog eh. Eh di, mas mahirap makinig pag busog, ganyan ka lang. Habang nakikinig ka, paantok ka ng paantok. Ganyan yung upo mo una, diretso pa yung upo mo. Mamaya, pag ganyan yan. Ganyan. Pag ganyan. Nagba-backslide ka sa upuan mo. Hindi mo siya yung katabi, magbantay niya. Okay, let's go. Tingnan natin yung word. Matthew 15:22, and behold, a woman who was Canaanite. Ibig sabihin ng Canaanite, hindi Israelite. From the district came out and with a loud, troublesomely urgent cry, begged
And have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is miserably, distressingly, and cruelly possessed by a demon. But Jesus did not answer her a word. And his disciple came and implored him, saying, Send her away, for she is crying out after us. Jesus answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Verse 25, But she came and kneeling, worshiped him, and kept praying, Lord, help me. And he answered, It is not right or proper or becoming or fair to take the children's bread and throw it to the little dogs. She said, Yes, Lord. Yet even the little pups, the little whelps, eat the crumbs that fall from their young master's table. Amen. Then Jesus answered her, O woman, great is your faith. Amen. Ibig sabihin ng great, sa Greek means mega. Great is your faith. Be it done for you as you wish. And her daughter was cured from that moment. Nakikita natin itong simpleng kwento na ito. Bakit ikinuwento ito ng Panginoon? Kasi dapat itong pamarisan ng mga tao ngayon kung paano yung kanilang faith mag-produce at magbigay ng guarantee ng tagumpay sa kanilang buhay. Hindi ito basta istorya. At ang pinakita ritong karakter, hindi mga Hudyo. Ang karakter dito, isang Canaanite woman. Walang access sa covenant. Marumi sa mata ng mga Hudyo. So makikita natin dito sa istoryang ito na itong babaeng ito ay hindi gumipak. So let us dissect the word. Ano makikita natin dito? Number one, God is not moved by your need. Hindi na mo-move si Lord. Sabi dito sa verse 22, Behold, a woman who was Canaanite from district came out with a loud voice, troublesomely urgent cry, begged the Lord and said, Have mercy on me, O Lord, son of David. Nakiki-son of David siya, hindi naman siya Israelite. God is not moved by our need. Kahit ano pa ang need mo na nandiyan, kahit ano pa yung needs na yan, God is not moved by your need. God is not being manipulated by your need. Kahit umiyak ka pa ng isang baldeng luha, God is not moved by a need. He is moved by faith. Yes. Are you here? Kasi, hindi po pwedeng lalapit ka kay Lord. Tapos, babatuhin mo siya ng puro grocery item. Nagpapanig ka pa. Sisigaw-sigaw. Lord, Lord, Lord! Mabubutulan na kami ng kuryente. Lord, Lord, Lord! Puro ka sigaw. May protocol sa paglapit kay Lord. Hindi puro sigaw. Sige nga, pupunta rito si Bongbong Marcos. Nandiyan siya ngayon. Sige nga, gawin mo ngayon. Pagsisigaw na ngayon. Mabubakas! Kailangan ko na 10,000! Ikaw presidente namin! Bigyan mo akong tulong! Ganun ba? Ganun ba ang protocol? Hindi mo ba igagalang yung opisina? Ha? May utang na loob ba siya sa'yo? Ba't kang makasigaw ka sa kanya? Ganun na lang? Ha? Alam mo ba yung paraan? Para paglapit kayo? Sabi ng Bible, I will enter to his gates. With problem? With grocery list? Huh? Ang liwanag ng password bago ka makapasok sa gate niya. Wala siyang pakialam sa'yo kung ang laki ng problema mo. Mayroong password sa gate niya. Ano yun? Kahit anong problema mo o malaki pera mo, malaki ang problema sa pera mo, kailangan nga ang protocol daanan mo. Ano yung gate? Thank you, Lord. Hindi, puro kasi yun yung sigaw. Nakakala mo, walang pakialam si Lord sa'yo. Namatay na nga siya, hindi ka pa magpasalamat. Hindi ba nag-revelation sa'yo? Namatay siya sa'yo, pagkatapos grocery lang, kumakahiyaw ka. Sabi mo sa'yo, katabi, dapat magising ka talaga.
Di ba? Correct. Di ba sabi ni Lord, bago ka pa nga humingi, alam na ng Father kung anong kailangan mo? O eh, bakit ka nagsisigaw dyan? Parang hindi niya alam. Oh, pasok ka sa gate. Wait. Oh, hindi mo pa namimik yan. Nasa gate ka pa lang. And into his courts with what? Praise. Wala pa siya doon. Nasa court pa lang. Kapag nandun na siya, anong gagawin mo? Let us kneel and bow down and worship him. Amen. So, tatlo yung dadaanan mo. Thanksgiving, praise, worship. Kneel down. Barak. Yun ang ibig sabihin sa Hebrew word. To kneel means to barak. Amen. To bless God with your knee. Amen. So, itong babaeng ito, binabato niya si Lord, nagpapanik siya sa kanyang problema. My daughter is miserably, distressingly, cruelly possessed by a demon. You cannot move God by your knee. Sabi mo sa inyo katabi, you cannot move God by your knee. Na makinig kayo, hindi lahat ng mga pangangailangan ninyo ay kailangan niyong bigyan ng atensyon. Some of your needs is being used by the devil to deceive you. Lord, ang laki ng pangangailangan ko. Pwede ba mag-post muna ako sa pagpapastor? So wala kang focus. Alam mo, tinawag ka. But because there is a need na kailangan mo atin, nakikita mo naman, Lord, di ba? Nakikita mo naman, Lord, di ba? Kasi ang tagal mong kumilos eh, kaya kikilos muna ako. Di ba? Nasaan yung faith mo? Kaya pag hindi mo na-establish yung faith mo na gano'n, uunahan mo si Lord parate. Kasi nababagalan ka kay Lord. Dahil ang gusto mo, pag humingi ka sa Kanya, dapat right there and then kumilos siya. Pag hindi ka kumilos, Lord, ako ang kikilos. E di kumilos ka. Huwag kang magtaka kung pagod na pagod ka na. Bakit? Kasi hindi ka nakapasok doon sa promised land of rest. Instead na nagre-rest ka, paano kang papasok sa rest? You rest because of faith. Amen. Hanggat wala ka sa faith, you cannot rest. Amen. Saan sa Bible yan? At tingnan natin kung nasa Bible yun. Hebrews chapter, I think Hebrews chapter 3 or chapter 4. Sa chapter 3. Tingnan muna natin sa chapter 3. Paano silang nakapasok sa promised land? Hindi sila basta nakapasok ng ganun-ganun lang. Huh? Sa NIV, anong nakalagay? Hindi yan. Hebrew 3. Sa 4. Sa chapter 4. Chapter 4. Hebrews chapter 4. Therefore, holy brothers. Pansinin niya. Chapter 4. Therefore, since the promise of entering what? Still stand. Let us be careful that none of you found to be fallen short of it. Ang warning ni Paul, sabi niya, be careful that none of you, ni isa sa inyo, ay matagpuan na nagkulang at hindi nakapasok doon sa pinasabing rest. Correct? Okay. Pagka wala ka sa rest, nasan ka? Nasa struggle ka, nasa fear ka, nasa pag-aalala ka. Nandun ka sa cycle of defeat. Bakit? Wala ka sa rest. Hindi ka makatulog sa gabi, wala ka sa rest. Then iniisip mo, paano ka mabubuhay sa mundong ito at paano ka masusustain ng pera at hindi ng faith. Kaya tulog ka na, nag-iisip ka sino mautangan mo bukas. Yun yung minemeditate mo. Ha? Hello? Sino rito nandito ngayon na hindi siya nagsisisi, nandito siya? Ha? Kasi yung iba parang ang anghang na magsalita nitong tao na ito sa harap namin. Ang tapang niya magsalita. Bakit? Hindi ba matapang yung, mas matapang yung mundo? Tinotorture ka? Hindi ba mas matapang yun? Dito ginigising ka, yung mundo, tinotolerate ka.
Kung wala ka sa rest, nasa struggle ka, wala kang peace. So, sa verse 2, anong sinabi doon? Sa verse 2, ano sabi niya? For we also have the good news. We also have had the good news proclaimed to us just as they did. So, ipreneclaim din yung good news sa mga Israelite. But the message they heard was of no value to them. Why? Because they did not share the faith of those who obeyed. Ibig sabihin, they did not combine it with faith. Yung kanila daw narinig sa ibang translation, sa Amplified, they did not combine it with faith. Sabi mo sa iyong katabi, samahan mo ng faith. Ang iyong narinig. Ha? Ano sinabi niya? Because it was not united with faith in God. Sa Message translation, ano sinabi? Ano sinabi? It's not combined, sabi niya, because they did not receive the promise with faith. So, ibig sabihin, kaya pala hindi sila nakapasok. Ang ginawa nila, din, pakinig lang sila ng pakinig, ng Sunday after Sunday, pakinig lang ng pakinig, pakinig lang sila ng pakinig, pero walang faith. Kaya struggle, struggle pa rin yung buhay nila. Sabi niya, but the word which they heard did not profit them. Bakit? Not being mixed with faith, those who heard it. Ha? Pagdating sa verse 2, anong sinabi sa verse 2? Sa verse 2 ang nakalagay. For indeed, verse 3, for we who have believed, siya daw na nanampalataya, do enter that rest. Oh! Yun daw, mayroong pananampalataya, yun lang yung papasok sa kapahingahan. Amen. So pag hindi ka nakakapasok sa faith, struggle ka. Wala ang katapusan yung paghahanap mo ng Koreano. Kasi yung rest mo, eh matatagpuan mo lang dun sa taong makakapag-support sa'yo financially. Yun yung rest mo. Pero hindi si Lord. Kaya pag namatay na yon, balik ka uli sa dati mong buhay. Ba't ka magtitiwala sa tao ay namamatay yung pagpatay noon, wala na, wala ka ng love gift. Si Lord hindi namamatay. Bakit hindi siyang sandalan mo, hindi siya nauubusan? Eh bakit hirap na hirap kang sandalan? Kasi hindi mo talaga na-develop yung faith. Hindi mo binibigyan ka ng pagkakataon ni Lord, i-develop yung faith mo. Nung dumating yung offering time, hindi ka makapagbigay, hindi mo ma-exercise yung faith mo. Ilang offering ang dumating. Hindi mo na-exercise yung faith mo. Ang naisip mo, wala na akong budget. Yun ang problema mo. Makinig ka. Kapag ka, hindi mo nakita yung privilege na na-develop, na i-stabilize, na i-strengthen yung faith mo na binigay ng Diyos sa'yo at ang respond mo ay instead na faith, puro katakot, hindi magmamature ang faith mo. Hello? Mamaya pa offering, huwag kayo mag-alala. Hallelujah! Hallelujah! Ito mayroong naunawaan. Ano hindi niya? Aliwanag o. They shall not enter. Kaninong rest? My rest. Rest ni Lord. Sabi niya, so I saw in my wrath, they shall not enter my rest. Sino yung hindi parang makaka-enter sa rest? Yung mga taong nakinig lang ng nakinig for their life, pero hindi naman nanampalataya talaga sa napakinggan nila. Marami bang ganyan sa loob ng church? Marami. Marami. Bakit? Paano mo nalaman marami? Nag-preach ka ng tithes and offering isang buwan, hindi natuto magbigay. Kaya tumigil na sa kaka-preach ng tithes and offering yung pasto. Kaya kapag nag-offering yung mga miyembro at naririnig yung
kalansing, instead na walang marinig, pag walang narinig, ibig sabihin, papel yung ibinigay. Pag puro maiingay yung narinig, tapos na naman kami sa oriente dito. We live by faith, not by sight. Hallelujah. Pakinggan nyo. Pakinggan, i-unlock natin yan. They shall not enter my rest. Kailan nag-rest si Lord? Kailan siya nag-rest? Noong ika? Anim o kay ika-pito? Anong araw yung ika-pito? Ha? Ano ba ang unang araw? Monday o Sunday? Sunday. O Sunday. Eh di yung ikapitong araw. Anong araw yun? Sunday. Kaya nadadali tayo ng mga Sabadista. Hindi nyo alam mo. O ngayon, alam nyo na. Ikapitong araw is Saturday. Yung unang araw, Sunday. Tayo, hindi tayo kasi Hudyo, ang unang araw natin, Monday. Yung huling araw natin, Sunday. So, sino may tama? Yung Sabadista o tayo? Di ba? Parang mas tama sila. Pero nung dumating si Lord, sabi niya, I am the Lord of the Sabbath. At ang worship, hindi na sa araw, hindi na rin sa lugar. It's in the spirit. Amen. O, hindi alam ng Sabadista yan, na may nabago na. May nabago na. Nung dumating si Lord, sabi niya, ako ang Lord of the Sabbath. Bakit mo sinasamba yung Sabbath? Ako hindi. Hello? Ah. So, nagpahinga si Lord nung ikapitong araw. Bakit siya nagpahinga? Napagod ba siya? Eh, bakit siya nagpahinga? Sige. Sagutin natin yung tanong. Paano siya, bakit siya nagpahinga? Ha? Natapos niya na ang lahat ng kanyang dapat gawin. Buong 7 days. Correct? Natapos yung paggawa ng buwan, paggawa ng araw, paggawa ng universe, paggawa ng tubig, paggawa ng nilalang sa ilalim ng tubig. Lahat yon natapos na. Yung mga puno sa earth, yung mga fruits, yung mga herbal, yung mga lahat, yung mga animal, lahat. Natapos na lahat yon. Yung oxygen, yung Eden, lahat ginawa na. So ibig sabihin, hindi na pagod si Lord, kaya siya nagpahinga. Ibig sabihin, lahat ng detalye na kailangan ng tao at kakailanganin ng tao sa future, tapos na muna. Tinapos na niya. Amen. Yung kailangan mo ngayon, bago ka magkaroon ng damit ng ganyan, tinapos na niya yan. Hello? So yung kabuuan ng creation ng Panginoon, lahat ng provision na dapat mong kailanganin from first and the last of your life, provided na yun. Tinapos na muna niya yun. Hanggat hindi ka nakakapasok doon sa tinatawag na tinapos niya, hindi ka nakapasok sa rest. Pero pagka naintindihan mo kung ano yung kanyang tinapos, paano mo maintindihan? Not by your man, not by your mind. You understand it by faith. Kasi ikaw, ang unawa mo dito lang. Pag ang unawa mo dito lang, matatakot ka. Pero pag unawa mo sa faith, sa spirit, you enter to rest. Amen. Papasok ka ngayon sa kapahingahan. Kaya kita nyo sila, Elijah, hindi na nagpapanik si Jesus, hindi nagpapanik. Nagmi-minister sila in the position of rest. Yung mga apostle, nung nag-multiply ng bread, anong nangyari? Eh, pera ka na dyan. Magkano sweldo mo? Magkano sweldo mo? Pag-ipon-iponin natin, pakainin daw natin ito. Pakainin. 5,000 pa, pakainin natin, sabi nung isa. Alam mo, pag samasamahin natin yung isang taong pera natin, hindi natin mapapakain niya, kahit isang bite lang, ang dami niya. No? Nagpapanik na sila kasi ang kanilang response ay yung doon sa mga resources nila at sa resources ng nakikita. Pero si Lord, sabi niya, relax, relax. Paupoy niyo sila. Relax. Cool.
Bakit? Ba't ganun siya magsalita? Kasi nagpa-function siya sa position of rest. Nandun siya sa loob ng isang resources na nandun na lahat. Amen. Hello? Pag hindi ka nakapasok doon, walang rest sa'yo. So, paano kang papasok? By faith. Kaya sabi ni Lord dito, they shall not enter my rest although the works were finished from the foundation, from time, from the foundation of the world. Sa verse 4, sabi niya rito, for he has spoken a certain place on the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his work. Nag-rest siya dahil tinapos na niya. Hindi siya yung Diyos na kapag nagkaroon ng problema, saka pa lang siya magpaplano, saka pa lang siya magpo-provide. Hindi. Nakita niya na lahat na magiging problema sa isang history, sa isang linya. Sa bawat problema na yun, sa bawat pangangailangan mo, naglagay na siya ng provision sa bawat chapter ng buhay mo. Kaya yun ay rested na. Tapos na doon. Pag hindi ka nakapasok doon, mag-aalala ka talaga. Hello? Halimbawa, may nangako sa'yo, isang milyonaryo, sabihin niyo. Sasabihin sa'yo, halimbawa, si Michael, sabi, Michael, may anak ka, hanggang kalay ka. Ako na bahala hanggang kalay. So, anong mga gagawin ni Michael? Sa area yon ng pangangailangan ng kanyang anak hanggang kalay, rested na siya. Correct? So, ganun din naman. Pag hindi mo pinakinggan si Lord at wala kang word na pinangahawakan sa Kanya, hindi ka pupunta doon sa rest. Lagi kang aligaga. Ibang lagi kang nagpapanik. Lagi kang natatakot. Ano susunod mong gagawin? Kasi wala ka nang makain. Hello? Diba? Bakit mo sinabi niya, oh, pag nag-evangelize kayo, gumawa kayo ng works ng kingdom. Ano sinabi niya? Huwag kayong magdala ng pitaka. Ha? Bakit? Huwag kayong magdala ng extra tunic. Bakit? Kasi yung faith ninyo is enough to produce for you. Amen. Kaya sabihin mo sa'yo katabi, i-develop mo yung faith na yan. Ayan, makinig kayo. Pag hindi mo dinevelop yan, mape-pressure ka ng tinatawag na hard work. Tapos magtataka ka, ba't pagod ka na? Kasi, pinili mo yung hard work kaysa i-develop yung faith na magdadala sa'yo ng rest. So, ano ginagawa mo ngayon? Ano ginagawa mo ngayon sa faith mo? Tinatrabaho mo ba? Kung hindi, kailan mo tatrabahuhin? Kailan? Pag nakagraduate ka na ng pag-aaral mo, doon mo tatrabahuhin. Sa palagay mo, pag nakagraduate ka ng pag-aaral mo, mag-a-activate yung faith mo? O ngayon mo na dapat trabahuhin yan? Kailan ka magbibigay? By faith. Pag may pera ka na o wala kang pera? Pagka nagbigay ka ng may pera ka, ha? Hindi faith yun. Bakit? Ang tawag doon, sigurista. Hello? Si Peter sumunod. Correct? Noong namatay si Lord, may binalikan na bangka. May binalikan na bangka eh. Sabi niya, Lord, kita mo, iniwan namin lahat para sumunod sa'yo. Talaga? Eh, noong namatay si Lord, may binalikan na bangka. Akala ko ba iniwan lahat? Merong nire-reserve. Hello? Hindi katulad ni Elijah, nung dumating si Elijah sa buhay niya at binigay yung mantel, ano ginawa niya? Sinunog yung mga baka na ginagamit sa pang-araro. Yung pang-araro, sinunog. Bakit? Wala na siyang babalikan. Kaya kita ho naman ninyo, 16 miracle lang ginawa ni Elijah. Si Elijah, 8 lang. Na doble yung miracle na gumalaw si Lord sa buhay ni Elijah. Hindi mo sa'yo katabi, dapat wala ka ng balikan. Sunugin mo na. Hello? Kaya minsan nag-i-struggle ka kasi
ayaw mong iwan yung mga bagay na nakagawian mo sa mundo, na ini-introduce ka naman ng Holy Spirit, na immature mo yung bago mong buhay sa kingdom. At ang isa sa batas sa kingdom, you live by faith. Hello? Mayroong ibang klaseng gobyerno na mas mataas sa gobyerno ng Pilipinas ang ating buhay. We are not citizens of this world. We are citizens of the kingdom. So bakit hindi mo pag-aralan yung constitution ng kingdom at hindi mo i-explore ang ministry na binigay ng Holy Spirit? Hello? So, as He has spoken in a certain place, and God rested on the seventh day from all His work. Verse 4, verse 5. Ano sinabi? And again, in this place, they shall not enter my rest. Verse 6. Now, pansin niyo itong verse 6 na sinabi nito. Since, therefore, it remained that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of what? Ayaw nilang sumunod. Ayaw nilang lakaran yung faith. Verse 7. Hallelujah. Again, He designate a certain day, saying in David, at ang tawag niya doon sa day na yon ay, primo, thousands of years na sinulat yon. Tapos yung today noon, today pa rin ngayon. Sabi mo siya katabi, may pagkakataon ka pa. After such a long time, it has been said, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Ah. Kasi meron palang nakikinig sa mga meeting, sa mga breakthroughs, sa mga preaching, na nando doon na habang nakikinig, pinatitigas yung puso. Kaya pala hindi sila maka-breakthrough. Dahil ang tindi ng puso, matigas, hardened. So bakit hindi ka naka-breakthrough? Tigas ng puso mo. Bakit tumigas ang puso mo? Na parang bato. Kasi hindi nalagyan ng tubig. Ano yung tubig? Bakit hindi nalagyan ng tubig? Saan galing ang tubig? Sa ulan. Bakit hindi umulan? Kasi walang nag-evaporate na praise and worship. Kaya walang ulan. Walang ulan ng presence, kaya tumigas ang puso mo. Kaya pag hindi ka naka-breakthrough sa worship, titigas puso mo. Hello? Last verse. Ano sinabi sa verse 8? Ano mayayari kapag nakapasok ka na sa rest? Amplified. Amplified ba yan? Verse 9 muna. Ano sabi niyan? Ayan. Verse 9. So there remained a full complete Sabbath rest for the people of God. And in verse 10, ano sabi niya rito? For the one who has entered his rest. Hindi mo rest yan? His rest. Pagka pumunta ka sa His rest niya, then you rest. Pagka naka-rest ka, sabi niya, for the one who has entered His rest has also rested from the weariness and pain of his human... Humihinto ka na sumandal sa human labor, yung galing mo, yung talents mo, na bumuo, na buhayin yung sarili mo, aside from faith. You stop struggling in life. Amen. You stop the pain of fear and worry to torment you because you understand you have entered into the rest of God by faith. They what? They stop from weariness of pain, of human labor, just as God rested from those who labors uniquely His own. Amen. Kung paano daw nag-rest si Lord sa kanyang trabaho, ganun din daw, titigil ka sa pagsandal mo sa iyong sariling lakas at ability para buhayin ang sarili mo. Sapagkat hindi ka na mabubuhay sa sarili mong galing. It's now no longer by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. You will live by faith. Okay, let's go dun sa ating. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Babaeng ito, ang pinipresent niya kagad kay Lord, yung kanyang need. Diba? But God is not moved by our need. Pangalawa, you must continue to persist despite of what? Opposition. Now,
Tingnan niyo sa verse 23. But he did not answer her a word. Makinig ho kayo. Tahimik si Lord nung nagsisigaw itong babaeng ito. Hindi siya pinakinggan. Hindi rin siya no, binigyan ng word. Pag hindi ka binigyan ng word, walang breakthrough. Pag hindi ka nakatanggap ng word, wala kang weapon to fight the good fight of faith. So ang breakthrough point mo ay yung mapagsalita mo si Lord at bigyan ka ng word na mapangahawakan mo. Amen. Eh dito, he answered, sabi niya, did not answer her a word. And his disciple came and implored him, saying, send her away. She is crying out after us. And he answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. So, binigyan niya ng dahilan, in-explain niya bakit hindi niya pinapansin yung Kanaanay. Bakit? Kasi, sinend lang siya sa lost sheep of Israel. Hindi pa bukas ang pinto sa hentil. Hello? So, ibig sabihin, kung marinig mo yung hindi ka binigyan ng word, yung disciple nagbubulungan at sinasabi, paalisin mo na yan. Hindi ka pa ba ma-discourage na huwag ka nang magpumilit na humingi kay Lord, huwag ka nang magpumilit na mag-pray, huwag ka nang magpumilit na kumunek sa Kanya. Pwede ka nang gumibak, di ba? Kapag gano'n ang mga naririnig mo sa disciple na ito. Pero ang ginawa ng babae, nag-persist siya. In spite of the opposition. In spite doon sa mga negative things na yun. Amen. Hindi siya tumigil. Correct? Okay. Letter C. So makikita natin, sabi niya, Hebrew 10:38, but my righteous one will live by what? And if he shrink back, ibig sabihin, shrink back, gumive up, na-discourage, hindi na itiniloy yung laban, sabi ni Lord, I will not be pleased with him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but we are those who believe and we are saved. Amen. Sabi mo sa ikabit, katabi, huwag kang gigive up. Kahit anong mangyari. Ano yung bakit? Kung totoong meron kang, makinig kayo ha, kung totoong meron kang authentic na word na natanggap kay Lord, mas lalo kang walang dahilan para gumibak. Dahil meron ka talagang tunay na narinig na galing kay Lord eh. So mas lalo ka dapat na hindi gumibak. Praise God. Amen po ba? Amen. So, we are not those who shrink back and are what? Destroyed. But those who believe and what? Saved. Letter C. Continue to what? Worship Him no matter what your situation is. Anong ginawa nito babae? She came and kneeling, worshiped Him, and kept on praying. Nawala na yung kanyang panggaya ng mga son of David. Son of David! Son of David! Tinigil na niya yon. Ang ginawa niya, lumuhod na siya, sumamba siya ka kay Lord, at ang sinasabi niya na lang ay dalawang word. Ang sabi niya, Lord, help me. So, tinanggal niya na yung kanyang son of David na nakikigaya, na akala mo Israelite, hindi naman Israelite. Hindi mo sa'yo katabi, huwag kang gaya-gaya. Ha? Hello? So, tinuloy niya, pero hindi na siya nagsisigaw. Nag-worship na lang siya. At nanalangin. At ang sabi niya, pwede mo ba akong tulungan, Lord? In-acknowledge niya na yung Lord. Hello? Alam niyo, epekto niyan? Ang epekto niyan, alam niyo si Lord, merong weakness si Lord. May weak spot si Lord. Ano weak spot niya? Worship. Kapag ka lumuhod ka na at sumamba, natutunaw na puso nila. Kaya ano nangyari after that? Itong babaeng ito, naka-receive ng rema. So, this woman received a rema word from the Lord. Ano sinabi? Verse 26, and he, nung nag-worship na siya, nung sumamba na siya, ano sinabi ng word? And he sumagot. Nagawa niya mapagsalita si Lord. Napagsalita niya. Eh kaya lang yung pagsalita.
sa salita ni Lord, negative. Sabi niya, it is not right or proper becoming fair or take the children's bread. Oh, yung hinihingi daw niyang deliverance sa demon possession ng anak niya, ang tawag doon ay children's bread. So, lahat ng mga pangangailangan natin patungkol sa healing, deliverance, ang tawag doon, bread. Pagkain lang daw natin yun. Hindi mo dapat ipagmakaawa yun kung anak ka. It is a staple food sa mesa ng anak. May sabi niya, hindi po pwedeng kunin ang pagkain ng anak. Sino yung anak na tinutukoy dito? Israelites. Siya, Canaanite. So, hindi siya anak. So, ano tawag sa kanya? And throw it to the little dogs. Yun yung kanilang posisyon, little dog. Alam mo yung epekto dapat dito, umalis na itong babaeng ito. Eh, bakit? Negative na yung sinabi, oh. Hindi ka tao, you are your dog. Dapat gumibab ka na eh, di ba? Pero ano yung epekto nito? Pansin niyo. Sabi niya, the Bible said, it is written, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Nagsalita si Lord, di ba? Sa babae. Dahil nagsalita si Lord sa babae, ito ang kanyang response. Nag-declare itong babae. Sabi nung babae, he said, yes, Lord! Nagsalita ka na rin! Yes! Yes! Parang tuwa-tuwa pa siya. Bakit? Yes! Yes! Even the little pup na sinasabi mong kami ay aso. Kinakain yung crumbs that fall from their young master's table. Sabi niya, ha? Tingin mo sa amin, di ba? Aso! Eh, yung imagination itong babaeng ito, itinuloy niya, ha? Kung aso ako, may pagkain doon, yung pagkain na yon na bread, para sa yung mga anak na Israelita. Pero yung mga anak mo, ay minahuhulog na tinapay mula doon sa bread, sa mesa. Hindi ko kukunin yung tinapay doon. Ako kunin ko na lang yung maliit lang. Yung crumbs na para sa aso, ibigay mo sa akin. Alam niyo, hindi na pagsalita si Lord. Ang kinuha niya yung momo lang. Nakakuha ng miracle. Bakit? Tinayuan niya yung sinabi ni Lord na siya ay aso at walang karapatan sa bread. Pero yung aso, may karapatan sa mumo. Yun ang pinaglaban niya. May pinaglalaban ka kahit mumo. Ha? Yun yung point of breakthrough. Na kapag hindi ka tumigil ka sa samba, magsasalita siya, mahuhuli siya sa kanyang sinasabi. At once na nag-open ng buka, nagbuka si Lord ng word, you got to capture what He said because that word is a rhema. Kaya ang sabi ni Lord, nagulat siya. Jesus answered her, O woman, mega great is your faith. Be it done for you as you wish. And her daughter was cured from that moment. Hallelujah! Ibig sabihin, nag-substantiate yung substance ng kanyang faith. The substance of your faith is the things you hope for. What she hoped for? Healing. So yung hope na mahihil yung kanyang anak was substantiated by her faith. Amen. Ngayon, sabi mo sa akin katabi, naintindihan mo kung bakit hindi mo kailangan gumiba. Yan ang breakthrough. Hello? Tingnan nyo? Bukas, itutuloy ko ito. Itutuloy ko bukas yung ingredients, how to manifest what you believe in God. Ano yung mga ingredients na kailangan? Dito nasabi na natin, worship. Meron pa bukas. Pero makinig kayo. Makinig kayo. Dapat trabahuhin mo itong dynamic ng faith sa buhay mo. Para unti-unti kang nawi-win out sa pagdede mo sa mundo. Matagal tayong dumede sa mundo. Sumisip-sip tayo ng nourishment sa mundo. Ngayon naman, dumede ka sa kingdom of God. Dito ka naman lumago. Dito ka naman dumede. Dito mo naman kunin yung spiritual strength and nourishment mo sa kingdom. Kung saan ka citizen. Amen. Everybody, lift your hand and worship God right now. Come on. Begin to pray God. Begin to bless Him right now. Come on. Open your mouth. Don't stop worshiping Him. Continue to bless Him. Hallelujah. Shikaramadalakanda. Sabihin mo sa kanya, Lord, increase my faith. Hallelujah. Yandara katalababakanda. Help me, Holy Spirit. Hallelujah.
Help me to rise up in faith. Help me to declare the right word. Help me to stand in faith. Help me to fight the good fight of faith. Help me. That's right. Begin to pray right now. Begin to pray. Pray in the Spirit more. More. Shakata labakanda. Tanggalin mo lahat ng takot mo. Tanggalin mo lahat ng limitation. Ipabasag mo kay Lord lahat ng fear, lahat ng worry, lahat ng limitation. Right now. Right now, let God restore what the devil has stolen upon you. Let God restore the time. Ma-restore lahat ng ninakaw na oras na para kay Lord. Right now, let your heart be restored to right relationship with God. Let God restore your thirst. Let God restore your first love. Let God restore your fire. Lift your voice, begin to worship Him. Come on. Shakata rababa katala. Oh, ya rababa baliando. Sia la ba 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 Palayain mo kami sa aming sariling abilidad. Palayain mo kami na sa aming pagsandal, sa aming sariling mga galing at lakas. Lord, help us to lean on you. Help us to trust more on you. Help us to trust your grace, your power, not our power. Oh, ya lava, si ya lava ba ba re. That's right. Let there be increase of your vibration. Come on, let God feel your vibration in the Spirit. Come on, let your spirit vibrate. Let your faith vibrate. Lift your voice more. Come on, lift your voice more. Kulang pa sa vibration. Walang vibration na nangyayari. Enter into the frequency of Zion. Cry out like this woman. Crying out. Crying out. Let it cry out. Shanda Rabba. Lord, restore my faith. I stop leaning in my own idea. I acknowledge your power. I acknowledge your power, oh God. Oh, raba ba 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 ya la ba 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 ya la ba. She ya la ba ya la ba. Rebe ba 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 ya. Come on. If you have the prayer language, please rise up in the Spirit. Come on, rise up more. Open your mouth. Open your mouth. Release your spirit. Open your mouth. Release it more. Sia la 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 la. Yes, ya la 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 la. Yanda. 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 Yanda la ka ya la ya la. Keep on worshiping. Keep on giving. Keep on worshiping right now. Is running now, is running now to me. Declare, your goodness is running after
running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is right. Gusto mong i-declare sa presensya ni Lord na kaya mong tayuan? Ano ang kaya mong sabihin right now sa presensya ni Lord? Na kaya mong paniwalaan na kayang gawin ni Lord para sa'yo? You begin to declare. Open your mouth. Start opening your mouth by faith right now. Declare what you need. What you need. What you believe. Declare what you believe right now in the presence of God. Come on. I agree with you. I agree with your faith. Be it unto you according to your faith. As you feel the presence of God, declare it under the anointing. Declare it under the glory. Release it in the presence of God. Sow your faith in the presence of God right now. Release your faith. Confess your faith right now. Enter to God's rest. Enter to His rest. Thank you, Lord. Yes, Lord, I agree. I agree with the declaration of faith. I agree, Lord, by the signs of Jesus, they are healed. I agree, Lord, for the provisions that they are declaring. I agree, Lord, for the revival. I agree, Lord, for the breakthrough they are asking. Hallelujah. Once again, all my life, oh my life, you have been faithful.
every breath that I have, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Lord.